babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ika-13 kabanata. Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamangha-manghang bagay, at nangyari ang sinabi niya, at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala, huwag kayong maniwala sa kanya. Dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon na inyong Diyos, kung minamahal niyo ba siya ng buong puso at kaluluwa. Ang Panginoon ninyong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ninyo ang kanyang mga utos at sundin niyo siya. Paglingkuran siya at manatili kayo sa kanya. Dapat patayin ang propeta o ang tagapagpaliwanag ng panaginip dahil itinuturo niyang magrebelde kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagligtas sa inyo sa pagkaalipin. Tinatangka ng mga taong ito na ilayo kayo sa mga pamamaraang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyo. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Halimbawang ang iyong kapatid o anak, o ang iyong minamahal na asawa, o ang pinakamatalik mong kaibigan, ay lihim kang hinikayat at sabihin, halika sumamba tayo sa ibang mga Diyos. Mga Diyos na hindi pa natin nakikilala maging ng ating mga ninuno. Kapag hinikayat kanyang sambahin ang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa paligid ninyo o ng mga tao sa malalayong lugar, huwag kang magpapadala o makikinig sa kanya. Huwag mo siyang kaaawaan o kakampihan. Dapat mo siyang patayin. Ikaw ang unang babato at susunod ang lahat ng tao para patayin siya. Babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka niyang ilayo kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Pagkatapos itong marinig ng mga Israelita, natakot sila at hindi na sila gumawa ng masasamang gawa. Kung makabalita kayo na ang isa sa mga bayang ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos na inyong titirhan, ay may masasamang taong naguudyok sa mga naninirahan sa bayang iyon na sumamba sila sa ibang mga Diyos na hindi pa nila nakikilala. Dapat alamin ninyong mabuti kung totoo ito. At kung totoong nangyari nga ang kasuklam-suklam na gawang ito, dapat ninyong patayin ang lahat ng naninirahan sa bayang iyon, pati na ang kanilang mga hayop. Lipulin ninyo silang lahat bilang handog sa Panginoon. Tipunin ninyo ang lahat ng masasamsam ninyo sa bayang iyon at tumpukin sa gitna ng plaza at sunugin ninyo ito bilang isang handog na sinusunog sa Panginoon na inyong Diyos. Mananatiling wasak ang bayang iyon magpakailanman. Hindi na iyon dapat itayong muli. Huwag kayong magtatago ng anumang bagay mula sa bayang iyon na naitakda ng wasakin ng lubusan. Kung susundin ninyo ito, aalisin ng Panginoon ang kanyang matinding galit at kaaawaan niya kayo. At sa kanyang awa, pararamihin niya kayo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon at kung gagawa kayo ng matuwid sa kanyang paningin.